'di ba? Parang 'di ba syempre. Ngayon na lang ulit nag-comeback ang Pussycat Dolls. So kailangan nating buhayin ang kanilang music. So Nicole Set Singer, wow, ganda di ba? So ayun, kasi na-miss ko talaga yung performing Pussycat Dolls sa mga song. Kaya, yan. Aura, may papadalas din yung mga characters mo today. Hindi na yung parang medyo, hindi mo siya daring. Pero, kumbaga for your soul, parang medyo ano siya, parang very experimental. Yeah. So, bakit? Ano yung reason nung ba't mo ito ginagawa? Siguro ako kasi gusto ko yung nagtatry ako ng iba-ibang bagay. Like, hindi ako nag-i-stick sa isa. Like, gusto ko yung character ko very versatile. Kahit saan siya ilagay, like, kahit supporting actor, like, ganun. Yung mga ganun tipo. Yung kahit ako yung comedy na supporting actor. Tapos, di ba yung sa batang post naman, medyo sexual. So, gusto ko din itry yung mga medyo adult content, yung mga ganun. Alam niyo po yung parang, kahit gantong age, natatry ko na yung mga ganung character para pag dumating yung time na parang mabigyan ako ng malaking opportunity. Alam mo yun, hindi po ako mahihirapan kasi parang madami na akong pinagdaanan sa character ko. And then, I think, nakakatulong naman siya sa akin as an artist kasi, alam niyo po yun, nakakapag-try ako ng mga iba-ibang character. Aura, hindi ko nahihirapan na parang yung transition mo kasi from child star to ngayon mas mature yung mga ginagawa mo. Hindi ko ba nahihirapan sa transition na ginagawa? I don't know also, pero kasi alam niyo yun, hindi ko po talaga na pansin yung hirap nung pag-grow ko. Kasi nung child star ako, kung ano ko before, yun din ako ngayon. Like parang, oo, iba-iba na yung mga ginagawa kong character. Pero yung feeling na parang walang nagbago sa mga ginagawa ko, yun pa rin. Parang kahit anong acting or gawin ko, parang iisa pa rin ako. Siyempre, maraming, ikaw nag-explore ka on your own. Tingin mo, for your growth, maraming hindi na, may mga gusto, merong positive, merong negative. Yes. Paano mo hinahandle yung mga negative comments na pinagalan sa'yo? Alam niyo po yun, nasa sa'yo na lang po kung magpapa-apekto ka sa mga negative na yun eh. Ako kasi hindi ko po sila kailangan eh. Like, hindi ko kailangan ng negative comments, hindi ko kailangan ng negative opinion mo. Basta sa akin, gagawin ko yung part ko na magiging good vibes ako at magiging positive vibes ako sa maraming tao. Yung ganun po kasi yung ano ko, utak ko eh. Like, ayoko pong makatanggap or i-adopt sa akin yung mga negative vibes. Like, para positive lang lahat. Especially LGBT. Yes. LGBT. Then, syempre, di ba? May nakukuha bang support sa mga LGBT community? Of course, like, karamihan din naman sa mga fans ko or mga sumusuporta sa akin, part talaga na LGBT. And malaking tulong sila sa akin kasi alam niyo po yung iisa lang kami, yung ganung part na parang iisa lang yung pinaglalaban namin, iisa lang yung gusto namin. Yung gusto na parang matanggap lang kami ng tao, okay na. Ganun. Sa recent interview sa'yo, press ko na tayo na parang sinabi na hindi ka pa ready for love life. Yeah. Tingin mo kayo, challenge ba on your part na magkaroon ng love life? Kasi syempre under ng LGBT community, yes. Parang maraming babatong negative comments pag nagkaroon ng love life like si Ate Vice, di ba? Parang totoo. May positive, may negative. Ikaw, tingin mo kailan yung right time for you? Ako, tingnan nyo naman po, ang ginagawa ko na lang pong inspiration for that, like yung love life talaga, si Ate Vice. Kasi, di ba, madami rin siyang pinagdaanan, madami rin dumaan sa kanya bago niya makuha si Ayon or bago dumating si Ayon sa buhay niya. Like, tignan niyo po, ilang taon na si Ate Vice bago magkaroon ng Ayon. Ibig sabihin po, perfect timing and perfect time for that. Like, kung hindi para talaga sa'yo yung tao, hindi siya para sa'yo. And I think, at the age of 15, hindi pa talaga ako handa for that. Kasi, madami pa akong dapat pagdaanan, marami pa akong dapat tahaking pagsubok. And I think hindi pa rin sa akin bagay yung mag-love life. Siyempre, hindi may iwasan yung mga crush-crush ganyan. Pero hanggang crush lang. Kasi sabi sa akin talaga ni Meme Vice, hanggang puppy love lang muna, huwag may in love. Iba kasi yung salitang in love sa puppy love. Like yung puppy love, crush-crush lang, inspiration, gano'n. Pero yung in love kasi, yun na yung may love na involved, which is mahirap. Kasi pag may pagmamahal, tapos di ka naman mahal, ikaw din yung may hirapan i-handle yun. Okay. What can fans expect na from you? What? 2020? Ano po? Ano yung expect is 2020? Siyempre, di ba, ang Batang Post may season 2. Dapat abangan nyo po yun. And siyempre, madami pa kayong dapat abangan sa akin. Kasi gaya nga lang sinabi ko, madami pa akong mga susubukan na character at madami pa akong ipapakita sa inyo. Thank you so much. Thank you.